Nandito ako ngayon sa Adidas Outlet Store in Paseo dahil bibilhan ko si Mrs. ng Adidas sneakers, Adidas rubber shoes na okay sa pang walking and jogging. Samahan niyo ako. Hey guys! So yon, welcome back. So nakabili na nga si wife ng kanyang Adidas Senseboost Go sa Adidas Outlet Store in Santa Rosa, Laguna. So yun na nga, since nakabili na siya, we will do the unboxing. Pero hindi ko na ma-unbox yung sa kanya kasi simula nung nabili namin siya 2 days ago, araw-araw nang sinusuot, so medyo madumi na. And since nung bumibili siya, tinry ko ring magsukat nung Senseboost Go, sobra akong natuwa. Sobra akong nasiyahan sa comfort level na binigay niya. So, unfortunately, natukso na naman ako. Kaya bumili rin ako ng Senseboost Go na katulad ng colorway na binili ni Mrs. So yun na lang yung unbox natin. So samahan nyo ako mag-unbox. Pero before anything else, if this is the first time you're watching my channel, hopefully you'll subscribe and like my videos and hit that notification icon para in the near future kapag meron ulit tayong unboxing or sneaker reviews or gadget reviews or kung anumang mga pwedeng ma-review or mga daily life, mga update sa traffic, updated kayo sa aking mga videos. Okay? So let's go! I-unbox na natin si Adidas Senseboost Go! So yan, na-unbox na natin si Adidas Senseboost Go. Actually, hindi naman ako runner. Bihirang-bihira akong mag-jogging. So siguro nagja-jogging lang ako twice a month. So hindi ko siya ma-compare as a running or performance shoe sa ibang Ultraboost. So, i-compare na lang natin siya sa aking Ultraboost Laceless at saka Ultraboost 19 as a lifestyle shoe. Or,
pwede ring as pang-araw-araw nyong sapatos. Either pang trabaho, kung madalas kayo maglakad sa trabaho, or mamamasyal kayo sa malls, maglalakad-lakad ng malayo. So doon natin siya i-try compare itong Adidas Senseboost Go versus Adidas Laceless, Ultraboost Laceless, and Adidas Ultraboost 19. All right? Let's go. So una, actually dati pala siguro 2 months ago nagkaroon na rin ako ng Adidas PureBoost, yung limited burrito tang. Okay, so hindi ako masyadong natuwa doon kasi as a lifestyle sneaker, medyo kahit na boost midsole siya, hindi siya ganun kalambot. Kasi ganun yung hinahanap ko eh, yung malambot ang midsole. Para kasi sa trabaho ko, madalas ako naglalakad. So gusto ko pag naglalakad ako, parang naglalakad ako sa ulap. yun yung malambot. Okay? So Senseboost Go versus PureBoost, I can say mas gusto ko si Senseboost Go. Mas comfortable siya, mas masarap siya ipanglakad, at definitely pag gagamitin niyo man siya sa jogging or running, I think mas magugustuhan niyo si Senseboost Go. Okay? So try naman natin siyang i-compare kay Adidas Ultraboost Laceless. Okay, between the two, napakahirap mamili. As a lifestyle sneaker, halos pareho sila ng performance. Actually, nung sinuot ko nga siya nang sabay, so tik isang pa ako, ito, napakalapit ng performance. Masasabi ko nga na si Senseboost Go ang pinakamalapit na kung gusto nyo ng pinakamalapit na performance sa Ultraboost, eh si Senseboost Go talaga. Ultraboost 19 naman, is this better? Or si Ultraboost 19? Honestly, napakahirap din mamili. Kaya nga nasabi ko kanina, si Senseboost Go yung pinakamalapit na in terms of comfort and midsole softness, si Senseboost. Parang, ito kasing si Ultraboost 19, mga siguro 2 months ko na rin siyang ginagamit. Masasabi ko, in terms of comfort sa kayong pagiging lifestyle shoe nila, actually parang mas gusto ko pa rin piliin si Senseboost Go. Iba eh, iba yung lambot ng midsole eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ako tuwang-tuwa sa kanya. Actually 2 days na namin siyang binili. Mas ginagamit ko pa nga siya compared kay ito. Dati kasi ang aking daily driver si Laceless, pero nung nasubukan ko si Senseboost, mas gusto ko talaga siya. Parang si Ultraboost 19, gusto ko na lang i-display. Kasi ang ganda, 'di ba? Yeah. Actually mahilig talaga ako doon sa may touch ng red or orange, kaya itong colorway ng Senseboost Go yung pinili ko. Actually, kinonvince ko si Mrs. Kasi ibang kulay yung gusto niya. Sabi ko, ito na lang para partner tayo. Okay? So, siguro ang lamang ni Ultraboost 19 is yung sa pagiging running shoes niya. Kasi talagang ito, mas maganda yung support. And mas yung response, yung energy response, since mas makapal ang kanyang boost midsole. Pero yun na nga, kapag ang pag-uusapan natin being a lifestyle sneaker or yung gagamitin nyo siya araw-araw na panglakad, promise, hindi kayo magsisisi sa Senseboost Go.
sa ngayon, para sa akin lang, baka yung iba sa inyo hindi mag-agree sa akin. Para sa akin, as an everyday driver, everyday walking shoe, yun, mas gusto ko siya compared dito sa aking dalawang Ultra Boosts. Kaya, just don't take my word for it. I suggest, punta kayo sa Adidas outlet store sa Santa Rosa, Laguna. Katabing-katabi lang siya ng Paseo de Santa Rosa. Ang dami nilang stocks and sizes and colorways ng Senseboost Go. Meron silang ganitong colorway. Meron silang yung black. Itong orange na part na to, black din siya. Meron ding all white. Meron din yung parang navy blue. Yun. Ang dami nila doon. So, 2 days ago, nung nagpunta kami, marami pang sizes from size 7 to size 12. Meron pa nga atang 13. Hindi ko lang sure. Pero 12 meron. So, yun na nga. Para masubukan nyo yung comfort level ni Senseboost Go, punta na kayo doon sa Adidas Outlet Store in Santa Rosa, Laguna. Hindi kayo magsisisi kung mahilig kayo maglakad. Promise. Okay, that's it. Sana nabigyan ko kayo ng konting insights. Naliwanagan kayo kung gusto nyo ng lifestyle sneaker. So, ang presyo pala nito ni Senseboost Go, dati siyang 6,000 pesos. Pero naka 30% off siya sa outlet stores. So, 4,200. So, not bad. Diba? Napakarami ding choices pa doon. Meron ding Iniki Boost na isang pinagpilian ni Mrs. Pero, nung sinukat nga niya, pinagsabay rin niya yung dalawa. No-brainer daw. Senseboost Go. So, nagkatalo na nga lang sa colorway. Pero, nagustuhan rin naman niya ito. So, that's it guys. Maraming salamat ulit sa panonood sa aking channel. And, if hindi pa nga kayo nagsusubscribe, please subscribe. Kasi, we're gunning for the 1,000 subscribers. Ngayon kasi, from last week, 65 lang, ngayon 70 na. Okay, maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. And please like my videos and hit that notification icon para updated kayo. Kasi plano kong magpunta next week sa Hacienda, sa may Tagaytay. Tingnan natin kung ano naman yung mga sale doon. Marami rin dong outlet stores, like hindi lang shoes. Meron ding mga luxury bags. Levi's. At marami pang iba. Marami ding kainan. Yun. So, if you're planning to go to Tagaytay para sa magandang weather, magbulalo o kaya magkape sa Starbucks, dumaan na kayo dun sa Hacienda. Kasi it's like 10 to 15 minutes away from Tagaytay. Okay guys, maraming salamat ulit. See you on my next video. Peace and God bless.